We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Masantos siyang araw na ibagamalam kapuso. Narito na ang Balitang Amianan. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City. Ako si Harold Reyes. Live naman mula rito sa GMA Ilocos Station. Ako naman po si Ivy Hernando. BRP o Barko ng Republika ng Pilipinas, Conrado Yap, naglayag patungong Benham Rice. May ulat live si Jasmine Gabriel-Galban. Jasmine! CJ, bilang bahagi ng aktibidad ng Philippine Independence Day, naglayag ngayong araw ang isang patrol ship ng Philippine Navy patungo sa Philippine Rice. Maaga pa lang nakahanda ng mahigit 100 crew ng BRP Conrado Yap na isang patrol ship ng Philippine Navy na maglalayag papuntang Philippine Rice. Bago ang paglalayag, pinangunahan ni Lieutenant General Nestor Torres Jr. ng Northern Luzon Command ang inspeksyon sa barko. Sunod nito, binasbasan ang mga magsisilbing crew. Kasabay ng napakagandang panahon ay ang paglalayag ng BRP Conrado Yap papunta sa Philippine Rice kung saan doon isasagawa ang flag raising ceremony bilang paggunita sa ika-124 Philippine Independence Day. Mahalagang misyon na ito para sa Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Philippine Air Force. Hindi lang ito simpleng usapin ng pagsagawa ng flag raising ceremony sa Philippine Rice, kundi ang mensahe ng kalayaan ng bawat Pilipino sa karapatan, sa soberanya, sa maritime zone ng bansa at ang kalayaan na maitaas ang watawat ng Pilipinas para sa dangal ng bawat Pilipino. The more comprehensive role of the Navy, not only the yung Conrado, BRP Conrado Yap, is their function to sa territorial defense operation, which includes yung mga maritime patrols and other law support to law enforcement operations natin sa mga karagatan in our area of responsibility. Sa pangkalahatan, walang nakikitang banta ang gobyerno sa maritime zone ng bansa. Kasabay nito, ang katiyakang nakahanda ang buong sandatahang lakas ng gobyerno sakaling magkaroon ng anumang banta sa national security. Sa ngayon, tanging ang BRP Conrado Yap ang nagsisilbing anti-submarine vessel ng bansa. Pero sa loob ng 3 hanggang 5 taon, inaasahang karagdagang 7 bagong maritime vessel ang darating sa Pilipinas. Considering for example that Northern Luzon Command has the biggest maritime area coverage-wise, these new assets will serve us in having a more frequent presence in our areas.
CJ, bandang alas 10:30 kaninang umaga nang formal na maglayag ang BRP Conrado Yap o yung patrol ship papunta nga sa Benham Rice o Philippine Rice. Inaasahan na aabutin ng 46 hanggang 48 hours o halos dalawang araw ang biyahe ng patrol ship papunta nga doon sa Benham Rice. At pagdating doon ay mayroong mga nakalinya na aktibidad in line sa celebration ng Philippine Independence Day. Samantala, CJ, kasabay ng selebrasyon ng Philippine Independence Day ang commemoration o yung paggunita sa 6th year anniversary ng pagpapalit o renaming ng pangalan ng Benham Rice sa Philippine Rice. Nagsimula ito noong May 2017 sa bisa ng executive order na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Itinuturing na protected food supply exclusive zone ang Philippine Rice, kaya naman open sa lahat ng mangingisda ang lugar. Ipinagbabawal sa lugar ang mining at oil exploration. Si Jay? Jasmine, doon sa maritime zone na sinasabi ng NOLCOM, particular doon sa Philippine Rice, meron bang mga reported na sightings ng mga foreign vessel? At kung meron man, paano ito ina-address ng Philippine Navy? Actually, CJ, natanong natin yan kanina sa Northern Luzon Command, at ayon nga sa kanila ay merong mga sightings o meron silang mga namamataan na foreign vessel. Pero itong mga foreign vessel na ito ay fishing vessel at wala itong anumang banta, hindi nakikitaan ng anumang banta sa national security. And since yung lugar o yung Philippine Rice nga ay considered na protected food supply exclusive zone, ay pupwedeng mangisda ang kahit na sinong o kahit na anong nationality doon sa lugar, as long as walang anumang threat para sa national security, CJ. Kung wala namang threat na nakikita sa ngayon ang NOLCOM sa maritime zone, ano ang role ng mga maritime vessel sa northern seaboard ng Luzon? Yung mga patrol ship ng Philippine Navy and yung iba pa na mga maritime vessel ng Philippine Navy, CJ, ay para lamang sa maritime patrolling. Actually, regular yung kanilang ginagawa na pag-iikot doon sa mga bahagi ng maritime zone ng Pilipinas. Ito ay bahagi na rin ng security and safety measures. Actually, malawak kasi yung sakop ng Northern Luzon Command. Mula yan doon sa Baho de Masinloc sa may West Philippine Sea. Diretso yan sa Luzon Strait sa Batan Province at sa Philippine Rice sa eastern portion naman ng Aurora Province. Kaya kung titingnan natin, napakalawak nung saklaw, napakalawak nung sakop. So bagamat wala namang nakikita na anumang threat, ay mas mainam pa rin yung regular na monitoring at regular na pag-iikot ng iba't ibang mga patrol ship o maritime vessel ng gobyerno doon sa ating tinatawag na maritime zone, CJ. Alright, maraming salamat, Jasmine Gabriel-Galban. Presyo ng itlog sa ilang pamilihan sa Vigan City, Ilocos Sur, tumaas. Ang detalye sa report ni Tere Sundayon. Tumaas ang presyo ng itlog sa ilang pamilihan sa Vigan City, Ilocos Sur. Ang itlog na classified as No Way Egg tumaas mula 120 pesos hanggang 150 pesos kada tray. At ang pinakamalaki naman na itlog ay tumaas rin ng 10 piso mula sa 210 na dating presyo nito sa kada tray. Madama magpumelogy ko kayong umina gamin. So ka panginam, ayam ang presyo, tang biglang umina 10 pesos kasi kada ka dress umina at itlog. Tumaas din ang presyo ng balot mula 9 pesos hanggang sa 12 pesos kada piraso. At itlog ng pugo na mula 130 pesos per tray, ngayon ay nasa 175 pesos na. One thing na naapektuhan kasi ng avian influenza is isa rin yung year. So siguro yung mga farm na nag-aalaga before, natakot sila because of the risk. Wala pa naman bakuna yung nila kaya madami siguro nag-stop na mag-alaga. Ilang araw nang walang panindang manok sa pamilihang bayan ng Bangued, Abra. Hindi raw kaya ng mga tindera ang mataas na presyo ng mga supplier mula sa labas ng probinsya. Sa ngayon, 190 pesos ang suggested retail price ng 1 kilo ng karne ng manok sa palengke.
Hiling ng mga negosyante na itaas ang SRP sa palengke upang sumabay sa presyo ng mga supplier. Negative talaga, sir. Gustuhin man namin magbenta para may mabibili yung mga tao. Talagang hindi namin kaya, sir. So, finally, ang gusto namin, itataas yung presyo ng market price. Ang ilang pwestong bukas, ang frozen product at by products ng manok ang kanilang ibinibenta. Alam naman natin na, lalo na ngayon, yung mga presyo ng feed, yung mga gas, number one naman yan ang mga supplier. Yung movement nila medyo pinabawasan siguro yung price. Okay. Kaya yung supply medyo naantala. Kaya na papunta na sa abla yung kwan, ibibenta lang sa mas malaking area kaysa magkaroon sa mas malaking aspect. Dagdag pa riyan ang epekto ng bird flu sa ilang poultry industry sa ibang lugar. Samantala, wala pang pahayag ang lokal na pamahalaan hinggil sa hiling na itaas ang presyo ng karne ng manok sa pamilihan. Teresundayon, Balitang Amianan. Isang dayuhan patay matapos masunog kasamang SUV nito sa Santa Lucia, Ilocos Sur. Narito ang report. Sa kuha ng cellphone video, makikita ang nasusunog na puting SUV na pilit inaapulan ng mga responding otoridad. Nangyari ito pasado alas 9 kaninang umaga sa Barangay Lubas, Santa Lucia, Ilocos Sur. Isang tao ang nasawi sa sunog. Nang nag-respond ang ating mga kapulisan, ay nakita na yung victim doon sa tabi ng kanyang sasakyan. Nakilala ang biktima na si Wael Faiz Askar, 50 anyos, isang Syrian national na nakapangasawa ng isang Filipina sa nasabing lugar. Ito lang yung mga statement ng kanilang family na yung victim na parang may mga suicidal attempt na dalawang beses. Pero hindi pa natin sinasabi na ito'y isang suicidal incident dahil under investigation pa siya. Hindi pa matukoy ng BFP, SOCO at TNT ang punot dulo ng insidente. Patuloy ang kanilang investigasyon. IV Hernando, Balitang Amianan. Ilang kalsada sa bayan ng Calasiao isinira upang bigyang daan ang konstruksyon ng drainage. Sundan sa report ni Claire Lacanilaw. Pansamantalang isinira ang ilang bahagi ng kalsada sa Barangay Banawang, Calasiao, Pangasinan. Puspusan ang pagsasayos ng drainage kanal at pagpapataas sa kalsada. Malaking tulong raw ito sa barangay upang maibsan ang problema sa baha. Ngayon palang mag-start na isara dahil bumungkalin na yung simento. Yung binubutas na yung mga simento. Tapos both sides, ginagawa kasi yung drainage, sabay na lalagyan na ng tambak kaya kailangan ng isara yung kalsada. Malaking ginhawa raw ito sa ilang residente at motorista sakaling matapos ang konstruksyon. Pag umulan yan, maputik, malalim ang tubig. Kaya ngayon, pag itinasan nila yung kalsada ngayon, malaking ginhawa namin ngayon. Target na matapos ang konstruksyon bago matapos ang taon. Nag-start na po yung project last February 21, yung notice to proceed niya. And yung end po ng project, kasi kung di ako nagkakasala yung October, tentative completion date niya is October 30. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Pasintabi po mga kapuso, mabahong amoy mula sa isang baboyan sa Malasiki, Pangasinan, inirereklamo ng ilang residente. Sundan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Inirereklamo ng ilang residente ang umano'y mabahong amoy na nagmumula sa isang baboyan sa Barangay Bobon, Malasiki, Pangasinan. Apektado na raw ang kanilang kalusugan. Matagal na raw nilang idinulog sa barangay ang problema. Panawagan nila na ipasara na ang baboyan. Kalusugan lang talaga yung ano namin dito eh. Yun po siguro kung ano yung ano namin. Kung mga kabarangay ko tulungan nila ako kasi ang ilalaban ko naman na hindi ko po nasabi kagabi yung lapit ng itong kubo. Lalo na ngayon na ano po, buntis din ako, mahirap din yun. Kasi lalo pag may naamoy, siyempre nakaano din yun sa kalusugan namin. Tsaka maawa na rin naman sana sila sa mga ano, napiperwisyo, ganun. Kasi paano pag nagkasakit yung tao dito?
magbibigay po ba sila ng ano? Tinitiyak naman ng may-ari na nasusunod ang sanitasyon sa kanyang baboyan. Ginagawa ko po yung obligasyon ko bilang isang nag-aalaga ng baboy. Opo. Everyday po ang paglilinis. Opo. Kaya tinakita niyo, may mga tubig dyan. Mm-mm. Pati may mga pinagsalunan para ma-prevent ko rin yung ano, kahit hihi lang, hindi siya ano, hindi siya... Hindi nilama mo yung panghi. Ayon sa otoridad, tatlong beses nang sumailalim sa inspeksyon ng baboyan sa backyard piggery, maaari raw mag-alaga ng hanggang 10 baboy. 6 na baboy lang ang laman ng inirereklamong piggery. Rekomendasyon ng otoridad, ilipat ang septic tank upang hindi maapektuhan ang mga residente na malapit sa baboyan. Kailangan naman yung paglilinis, kailangan gagawin nila yun. Katung ano yung nararapat. Para makapag-alaga ng baboy. Ayon naman sa barangay, idadaan daw sa botohan kung isasara o hindi ang baboyan. Ang napag-usapan namin kagabi, tawagin namin yung mga BHW lahat. Hindi na lang yung barangay para hindi na magkadisturbo sa ka-CBO, BHW lang, lang sa ka-BHW. Kung ano yung mas bubuto na marami kung isara o hindi. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Taranat mamasyal sa Sangbay Falls sa Pinili, Ilocos Norte. Tunghayan sa report. Marami pang ang tanawin sa bansa ang hindi pa natutuklasan o kilala sa mga turista. Isa na riyan ang Sangbay Falls. Matatagpuan ito sa Barangay Liliputen, Pinili, Ilocos Norte. Kwento ni Lizel Rania mula Badok, 10 minuto lang mula sa highway, masisilayan na ang ganda ng talon. Highway kasi yun, ma'am. So magte-trek ka lang, ang dadaanan mo is yung mga fields, bukid. Kumbaga maririnig mo na agad yung ano, ragasan ng tubig. Kaya sa umpisa pa lang ng trek mo, ma'am, maa-amaze ka na ang ganda ng tubig tsaka yung sounds mismo na nakaka-relax. Malamig at malakristal daw ang tubig. Nakaka-relax din ang mga nakapalibot na puno. Mas lalo raw namangha ang kanilang grupo nang matuklasan na 4 ang layer ng Sangbay Falls. Bawat layer, ibang tanawin ang hatid. Hindi nga namin ina-expect na ganun kaganda yung ano, falls. Kasi ang alam lang namin, kumbaga falls lang na one layer, ganun. Pagdating namin doon, meron pa pala. Sulit raw kung makapawi ng pagod at stress ang ganda ng kalikasan. Kung gusto mo talaga ng nature trip, ganyan, beach trip, marami talaga sa north ng Ilocos Norte. Maaari raw mag-picnic sa lugar pero hiling nila'y ingatan at maging responsable sa kalat upang mapanatili ang ganda at kalinisan ng lugar. Kasama si Reynold Velasco, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Lalaking nagwala dahil umano sa kalasingan, sinunog ang sariling bahay sa Malasiki, Pangasinan. May ulat si Claire Lacanilaw. Hindi raw inakala ni Teresa Rosal na susunugin ng kanyang kinakasama ang kanilang bahay sa Barangay Abunagan, Malasiki, Pangasinan. Dahil sa kalasingan, nagwala raw ang kanyang kinakasama na si Noel Torres na umabot pa sa pagbabasag ng mga kagamitan. Nagpasaklolo si Teresa sa mga opisyal ng barangay. Pero lingit sa kanyang kaalaman, sinusunog na pala ng kanyang kinakasama ang kanilang bahay. Sasampahan daw ng kaso ni Teresa ang kanyang ka-live-in partner. Lasing po siya kahapon, nung umuwi siya, tapos yung nagwawala, nagbabasag ng gamit, saka ayun, hanggang sa sinunog na po niya yung bahay, saka sabi, umalis po. Siyempre po, nagagalit na hindi po maintindihan. Siyempre, nawalan kami ng bahay, mga gamit namin din, nasunog. Ayon sa Malasiki Fire Station, may saksi sa insidente kung saan nakita ang sospek na binuhusan ng gasolina ang bahay sa kasinilaban. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang bahay.
umabot sa unang alarma ang sunog. Pinagahanap ang suspect na tumakas matapos ang insidente. Sasampahan ng kasong arson ang suspect. Intentional po yung ginawa niya kasi inalis niya pa yung pagkukuha nila tubig para sana mabuhay ng tubig. Talagang sinadya niyang inalis para wala silang magamit na yung gripo. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Ilang pinamumugaran ng lamok tulad ng gulong pinagkokolekta ng Health Authority sa San Fernando City, La Union. Nagbabalik live si Jasmine Gabriel-Galban. Jasmine? CJ, tuloy-tuloy ang malawakang programa ng iba't ibang LGU katuwang ang Health Authority para maiwasan ang pagkakaroon ng dengue cases dito sa probinsya ng La Union. Araw-araw naglilinis ang 77 taong gulang na si Mang Edgardo sa kanyang bakuran. Tinitiyak na malinis ang kapaligiran at walang pamumugaran ng lamok sa kanilang lugar. Mahirap na raw tamaan ng dengue, lalo pat ilan sa kapitbahay niya, tinamaan na naturang sakit. Doble pag-iingat rin siya, lalo pat sa kanyang edad, mahirap na raw tamaan ng dengue. Bumili ako ng Colombo, parang mga 50 ako. Kasi yung ano. Kasi yung katuloy, yung usok na lang, masama sa akin eh. Kaninang umaga, inilunsad sa Barangay Ilocano Sur ang Dengue Awareness Program. Pero bago ito, binisita na ang lugar at isinagawa ang search and destroy sa mga pinamumugaran ng lamok. Kasabay nito ang pagkuha ng sample sa mga breeding site ng lamok. At dito nakitang positibo sa dengue mosquito ang ilan sa breeding sites. So examination nga po is out of more than 10 ata is dalawa yung nag-positive ng sample natin ng ABC mosquito. Positive po ng dengue. Kinolekta rin kaninang umaga ang lahat ng gulong ng sasakyan, mga container na nagsilbing breeding site ng mga lamok. Kapalit nito, binigyan ng libreng bigas ang mga residente. Hiling ng Health Authority sa publiko na maging responsable para sa kaligtasan ng bawat miyembro ng pamilya. CJ, sa datos ng City Health Office sa lungsod ng San Fernando, simula January hanggang sa kasalukuyan ay nakapagtala na ng 8 kaso ng dengue sa syudad. At sa ngayon nga ay merong isang aktibong kaso. Ayon naman sa CHO, walang dapat na ikapangamba dahil so far ay walang reported na clustering ng cases sa iba't ibang barangay. Actually, since January hanggang sa kasalukuyan ay 7 barangay lamang yung nakapagtala ng dengue cases. Isang barangay yung nakapagtala ng 2 dengue case. Tuloy-tuloy din yung pagkuha ng samples ng City Health Office sa iba't ibang breeding site at tuloy-tuloy din yung destruction sa mga breeding site nang sa ganoon ay maiwasan nga yung pagkakaroon ng dengue cases sa iba't ibang barangay. Samantala, region-wide, simula January hanggang May 17 ay umabot na sa 372 ang dengue cases sa buong Region 1. Ito ay mas mababa ng 86.8% dahil noong 2021 ay umabot sa 2,818 cases ang naitala. Pagdating naman doon sa bilang ng namatay, 2022 ngayong taon ay nasa isa lamang yung namatay habang last year, same quarter from January hanggang May ay 2 ang naitalang namatay dahil na rin sa dengue. Si Jay? Jasmine, doon sa mga lugar na sinasabing may mga dengue positive na breeding site, aside sa destruction, ano pa ang ibang hakbang ng CHO para matiyak na walang tatamaan ng dengue? CJ, aside nga doon sa distraction at saka yung pagkuha doon sa mga pinamumugaran ng lamok gaya na lamang, yung mga gulong ng sasakyan, yung mga container, kabilang din sa ginagawa ng City Health Office ay yung misting operation at saka binibigyan din ng mga treated nets yung mga paaralan, especially na nagbalik eskwela na nga ang karamihan sa mga paaralan sa lungsod ng San Fernando and even sa iba't ibang mga bayan dito nga yan sa probinsya ng La Union. Malaking bagay, CJ, yung misting operation dahil yung mismong mga breeding site yung target ng City Health Office nang sa ganoon ay hindi na magkaroon pa ng mga positive na dengue carrying mosquito yung iba't ibang mga lugar dito sa probinsya ng La Union, CJ. Jasmine, gaano kahanda ang mga ospital dyan sa lalawigan ng La Union pagdating sa possible increase, wag naman sana, ng kaso ng dengue?
Alam mo, CJ, kagaya sa probinsya ng Pangasinan, na pagdating sa kaso ng dengue at kaso ng leptospirosis ay pinaghahandaan nila yan, dito sa probinsya ng La Union ay ganun din sila kahanda. Actually, merong mga express lane na intended sa dengue at leptospirosis case sa lahat ng mga pampublikong pagamutan dito sa probinsya ng La Union. At meron din silang isinasa, may triage din. So kapag kayong isang pasyente ay merong symptoms ng COVID-19, gaya na lamang ng lagnat, ng ubo, alam naman natin na ang lagnat ay symptoms din ng dengue, kinakailangan pa rin dumaan sa triage. Pero ayon nga sa City Health Office and even sa Provincial Health Office, ay handang-handa sila pagdating doon sa possible na pag-address sa possible na increase na wag naman sana sa kaso ng dengue. At nakikipag-ugnayan din sila sa mga blood bank nang sa ganoon ay merong sapat na supply ng dugo in case na magkaroon ng blood transmission doon sa mga dengue patients, CJ. Maraming salamat, Jasmine Gabriel-Galban. Wallet na naglalaman ng nakolektang abuloy sa patay. Tinangay ng kawatan sa Villasis, Pangasinan. Nakaalerto si Russell Simorio. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang lolang ito na nagpunta sa kahera para bayaran ang mga pinamili niyang produkto sa isang supermarket sa Villasis, Pangasinan. Maya-maya lang, nilapitan siya ng isang babae na nakasuot ng dilaw na t-shirt. Makikita na palihim na binuksan ng babae ang dalang bag ng lola, hanggang sa tuluyan ng nilaslas ng babae ang bag at tinangay ang wallet ng biktima. Mabilis na umalis ang suspect matapos ang pagnanakaw. Nakabili na po ako dahil tatlong items lang yung binili ko, diaper po, tsaka sabon, tsaka shampoo. Sumunod po yung babae sa akin. Yung tinignan niya, alam niya kung saan yung inislas niya. Ngayon, edi dumaan din yung kahera na nakapula, ay doon na niya nakuha po yung pouch ko. Laman ng tinangay na bag, ang 10,000 pisong halaga ng pera, kabilang ang nakolektang abuloy ng samahan ng mga senior citizen para sa kasama nilang pumanaw na. Babayaran pa po yun, isa ko mo mamayaran, kaya hindi ko alam po kung kasaan ko kukunin. Wala naman akong hanap buhay, 21 years old na po ako. Hindi ako nakagalaw noon, halos mahilo ako, buti na lang. Wala akong sakit na sa puso, high blood, ganon. Sa kuha rin ng CCTV camera, makikita ang pagtangay ng isang lalaki sa nakaparadang bisikleta sa Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan. Bago ang pagnanakaw, nakita ang lalaki na pasimpleng tumambay sa tabi ng target na bisikleta. Iniimbestigahan na ng pulisya ang mga insidente ng nakawan. Yung pong ating mga hotlines, which is nakakalat naman po sa different areas, Punas and Conversion Area, makakatulong din po yung pagkakaroon din po nila ng link sa mga PNP. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, Balitang Amianan. Banawang irrigation pump sa Bantay, Ilocos Sur binuksan na. May ulat si Teresa Dayon. Kasabay ng planting season sa Ilocos Sur ang pagbubukas ng banawang irrigation pump sa Bantay, Ilocos Sur. Sa pagbubukas ng irrigation pump, 8 bayan sa probinsya ang makikinabang. Nagkaroon din ng pagpupulong upang mailatag ang mga plano para sa kapakanan ng mga magsasaka sa lalawigan. Patuloy raw ang kanilang pakikipag-ugnayan sa National Irrigation Administration para sa mas maayos na supply ng patubig sa mga sakahan. So ti pagtutulagan mi tata no kasano ngay distribute mi ti danom kadagiti farmers kay bilalo kadagiti laterals. Tangamin ti kada laterals so, nga adda may isang presidente na kay dayjay iso ti mangkitkita. Diday din no kasano ti panakaiwaras diday danom ti kada farmers. May re-remind kaagad sa mga ating mga magsasaka at yung mga pinuno nila yung mga alituntunin para sa magandang operation and maintenance ng ating irrigation facilities. Yung kagipat yun ng ritual na padara doon. Kasi every year dapat bago mag-start yung cropping season, we always remind them on how to maintain
and operate the irrigation facilities well and good. Hindi rin nawala sa paniniwala ng mga Ilocano ang padara o pagbuhos ng dugo ng hayop sa makina na gagamitin sa patubig. Paniniwalang magpapatibay at magdadala umano ng masaganang ani para sa mga magsasaka. Kasama si Norman Raka, Teresundayon, Balitang Amianan. Muling magpapasiklab ng talento ang AUS Barkada sa Linggo, Araw ng Kalayaan. Samahan sina Asia's Limitless Star, Julian San Jose at River Cruz at iba pang Kapuso Stars. Bibirit ng OPM Anthems ang ilang Kapuso singers sa Divas of Queendom. Matutunghayan din ang susunod na chapter ng fan-filled story, Tanging Treasure, ang musical comedy segment na pinangungunahan ni Rufa May Quinto, Faith Da Silva, Tuesday Vargas, Buboy Villar, Joey Paras at Paolo Contis. May special role din si Arthur Solina. Makikisaya rin ang cast ng Philippine adaptation ng Running Man. Mga Kapuso, manood na ng All Out Sundays, alas 12 ng tanghali yan sa Linggo, June 12, dito lang sa GMA. Arangkada na bukas, Sabado, June 11, alas 6:15 ng gabi, ang Pepito Manoloto, Tuloy ang Kwento, Book 3. Excited na ang buong cast sa pagbabalik ng programa na tumagal ng 12 taon. Mas kaabang-abang ang Pepito Manoloto ngayon dahil si comedy genius Michael V, ang designated director matapos mamaya pa ang original na director na si Bert De Leon. Tiyak na magiging riot na naman sa katatawanan ang hatid ng cast na sina Pitoy na gagampanan ni Michael V, si Manilyn Reynes bilang Elsa at si John Fair bilang si Patrick. Siyempre, hindi rin mawawala si Ronnie Henares, Jake Vargas, Angel Satsumi, Mo Sang, Jana Dominguez, Jen Rosendahl, Arthur Solinap at Charisse Solomon. Hindi mailarawan ang excitement ng buong cast sa kanilang pagbabalik ere. Sa mga regional viewers natin mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, malapit na po ang Pepito Manoloto, Tuloy ang Kwento. Kaya abangan niyo po yan sa June 11. Maraming salamat mga Kapuso. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Iba't ibang trabahong lokal at abroad, hatid sa Kalayaan Job Fair ng Dole sa Linggo. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell. Si Jay, malawakan job fair ang isasagawa ng Dole sa mismong araw ng Kalayaan sa June 12. Bukod sa mga local job, libo-libong trabaho rin abroad ang naghihintay. Maghapong nakapwesto si Mang Jimmy sa gilid ng kalsada sa Dagupan City para magbenta ng panglinis ng alikabok. Ito na raw ang napili niyang mapagkakakitaan dahil hirap siyang makahanap ng trabaho. Pero problema niya ang maliit na kita dahil sa tumal ng benta. Hindi raw ito sumasapat para itaguyod ang kanyang pamilya. Ito kasi parang alo ng dagat to eh. Para akong mangingisda, bisan merong huli, bisan mawala. Katulad ngayon, isa lang ang huli ko, kumbaga sa mangingisda. Isa nga lang, dilis pa. Pero hindi pa rin daw siya nawawala ng pag-asa na makakahanap din ng trabaho. Kapag meron kang permanente, insurance yun, di ba? Katulad yung halimbawa, nasa public ka, halimbawa, siyempre may SS ka dun eh. Insurance mo yun. Eh dito wala. Oras daw man o para makalaya sa kawalan ng trabaho ang mga residente, kaya isasagawa ng Dole ang malawakang job fair sa mismong araw ng Kalayaan sa June 12, Linggo. Mga trabaho sa local at overseas ang alok sa mga residente. In demand sa local employment ang mga customer service representative sa mga BPO industry at manufacturing industry. In demand naman abroad ang mga Pinoy nurse. Kailangan na po ng trabaho ng ating mga kababayan. So naging ready na po yung ating mga partners natin, yung mga employers na mag-umpisa na pong nagbukas ang kanilang mga establishment o kanilang negosyo, kakailanganin nila ng mga workers. Inaasahan ng Dole ang mas maraming aplikante sa local employment
dahil sa bagong minimum wage sa halos lahat ng rehiyon sa bansa. 400 pesos ang minimum wage sa Region 1 pagpatak ng December 1. Dadagsa yung ating mga job seekers dyan. And kahapon nga po, marami na rin po tayong mga nag-attend dun sa ating virtual na employment coaching, no? So kinotes natin itong mga job applicants natin for them to be ready kung ano yung gagawin nila. Si Jay, ayon sa tala ng Dulles Central Pangasinan, umabot na sa higit 3,000 aplikante ang nakapag-online registration para dito sa Kalayaan Job Fair na isasagawa nga sa isang mall dito sa Dagupan City sa mismong araw nga ng Kalayaan sa June 12. Banggitin din natin yung ibang mga trabaho na magbubukas abroad. In demand ang mga nurse, 25 na Pinoy nurse ang kailangan sa Amerika, 300 naman na Pinoy nurse ang kakailanganin sa bansang Germany, abang aabot sa 55 Pinoy nurse ang i-hire sa bansang Kuwait. At isasabay rin sa job fair ang recruitment ng 2,000 na mga jail officer ng BJMP. Paalala naman ng Dulles sa mga aplikante, dapat naka-formal attire sila sa pag-a-apply ng trabaho at huwag na rin sana nilang kaligtaan na dalhin yung mga ibang dokumento kagaya na lamang ng high school diploma at college diploma para hindi na sila mahirapan sa pag-a-apply ng trabaho. Bukod dito sa Dagupan City, may mga isasagawa rin na job fair sa Candon City, Ilocos Sur, sa San Fernando City, La Union, at sa Alamino City, Pangasinan, sa mismong araw nga ng Kalayaan sa June 12. CJ. Maraming salamat, Russell Simorio. Mga kapuso, public service announcement muna tayo. Sa mga nakakita kay Nathaniel Jemwil Angelo Reyes, 19 na taong gulang na tubong barangay Matatalaib, Tarlac City, maaari pong itawag sa mga numerong 0948-416-1365. Siya po ay may taas na 5'4", chubby at nakasuot ng puting long sleeve at itim na pantalon. Meron din siyang dalang ukulele. Inuulit po namin, kung sino pa man ang nakakita sa kanya, maaaring i-text o tawagan si Ginang Gemma Herosa sa 0948-416-1365. Serye ng mga nakawan sa Malasigi, Pangasinan, ikinababahala ng mga residente. Silipin sa report. Dumulog sa himpilan ng pulisya ang ilang residente mula sa magkakaibang barangay sa Malasigi, Pangasinan upang magsampan ng reklamo matapos ilang mabiktima ng mga kawatan. Ang magtsahin na Melody at Mayrose Andaya mula Barangay Banawang, ninakawan umano ng cellphone at tablet. Nakababahala na raw ang sunod-sunod na insidente ng pagnanako sa lugar. Pagising ko po ng mga 12:40 po, ma'am, wala na, hinahanap po yung cellphone ko po sa paanan ko po. Wala na po. Yung mustiker po namin na pinunit po. Kasi may baby po kong kakatabi eh. Tapos napansin ko pong wala na po yung phone ko. Sabay doon po noon, ganun din pong oras. Kasi puniram po nung anak ko, gagawa siya ng project niya, ipapasa niya sa module. Gumising sila ng 12:40, tinanong sa akin kung kinuha ko yung tablet. Hindi ka ako. Dumulog din sa himpilan ng pulisya, si Marta. Hindi niya tunay na pangalan. Ninakaw din daw ang laptop at cellphone ng kanyang anak. Hindi namin na naramdaman eh. Basta lang sumigaw yung anak ko na wala yung laptop niya, bukas ang bintana. Ayon sa pulisya, nasa kustodiya na nila ang 3 sa 5 sospek sa pagnanakaw. Patuloy ang kanilang investigasyon kung ang mga nahuling sospek ang responsable sa mga serye ng nakawan sa bayan. Ginagampanan pa rin yung mga responsibilidad, ma'am. Tuloy pa rin yung pagpapatrolling sa gabi. At sa Oplansita po, ma'am, regular po namin ginagawa. Sa katunayan po, ma'am, may 3 po kaming suspect na nahuli. Kagabi lang po yan na sila po ay nangloob po sa isang bahay. At may mga kasamahan pa po silang nakatakas na. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Tatangkain ng Arellano University na masungkit ang pambihirang 4-peat jam sa NCAA Season 97 Women's Volleyball Tournament. Hawak ng Lady Chiefs ang korona ng Season 19, 92, 93 at 94 bago natigil ang liga ng 2 taon dahil sa pandemya. Bagamat wala na ang mga mainstay ng Arellano na sina Spikers Regine Arrocha at Nicole Ebwen at middle blocker na si Micaela Juanich, sasandal ang team ngayon taon sa team captain na si Carla Donato at ang kanilang open spiker na si Princess Bellio.
Sisimula ng Arellano ang kanilang kampanya kontra Mapua bukas, June 11, alas 12 ng tanghali. Magtutos naman ang CSB at San Beda sa second game alas 2:30 ng hapon. Live na mapapanood ang mga laro sa GTV. Lola sa Ilocos Norte nagdiwang ng kanyang ika-100 karawan. Kilalanin sa report. Iba yung kasiyahan ng nararamdaman ng pamilya ni Lola Anica Andres o kilala bilang Lola Aning ng Lawag City, Ilocos Norte na makita siyang malakas pa rin at palangiti. Si Lola Aning ay nagdiwang ng kanyang ika-100 taon na kaarawan kamakailan. Biyaya kung ituring ng pamilya ang mahabang buhay ni Lola Aning. Maagang nabyuda si Lola Aning at naiwan sa kanya ang 4 na anak na kanya namang binuhay sa pagtatrabaho sa bukid at paglalako ng mga tanim na gulay. Saksi raw si Aling Julita sa sakripisyo ng kanyang ina kung paano siya itinaguyod at kanyang mga kapatid. Ang naalala ko sa kanya, masipag, mabait. Hindi siya nagagalit sa amin. Masigla si Lola Aning, kaya pa niyang tumayo at maglakad basta inaalala yan. Mahina man ang pandinig at malabo ang paningin, may konting lakas pa rin. Naniniwala si Aling Julita na ang sekreto ni Lola Aning sa mahabang buhay ay ang pagiging masipag at pagkakaroon ng wagas na puso para sa pamilya. Sana marating pa niya ang mahabang buhay para maalagaan namin siya ng mabuti. Hindi man matutumbasan ng anak ang pagmamahal at sakripisyo ng isang magulang, isa itong karangalan na mapagsilbihan at alagaan ng isang anak ang nanay na nag-alay ng buhay para masilayan niya ang mundo. Trace De Leon, Balitang Amianan. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito at iba pa ang pinakauling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa hilagat gitnang Luzon, maging sa mga kapuso natin abroad, dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa hilagat gitnang Luzon. Ako si Harold Reyes. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako si Ivy Hernando. Ako naman po si CJ Torida. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.